Okay guys, mayroon tayong gagawin dito na LG front load, no? So ang error nito ay TE, no? So baka na-encounter nyo na ito, no? Yung ganitong problema, TE. Ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano ito gawin, no? Yung TE error. Sa mga hindi pa pala nakapag-follow or subscribe sa aming channel, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas, no? About automatic washing machine, no? So maraming ideas po na pwede namin maibigay sa inyo, no? Lalo kung kayo po ay may automatic washing machine. So ito ay kadalasan po sa LG, no, yung error na ito, yung lumalabas na TE, no. So para pag ma-encounter nyo yung ganitong problema, alam nyo na kung anong dapat gawin kapag may ganitong error ang inyong washing machine. So yan. So yun po ang solusyonan natin. So pupuntahan natin yung washing na ito. Yan, nandito siya. Ayan, no. Nagpo-flashing siya ng TE, no. Pag on natin, pag start, lumalabas na kagad yung TE, no. So nandito tayo sa Villa Caceres, no, Santa Rosa, Laguna. So yan po yung service natin ngayon, no. Ayan, TE. So yun po yung solusyonan natin sa oras na ito, no. So yan, inuusog lang ng kasama natin, no, para ma-solusyonan natin. So ang gagawin natin, buksan natin itong likuran. Ayan, buksan natin to. Ayan, buksan natin. Then kapag nabuksan natin, ayan. So napansin natin, medyo butas na rin yung kanyang heater, no. So ito po yun guys, oh, yung chichikin nyo, itong dito yung yung thermistor sensor dito, ayan. So ito po yun, bunutin nyo lang yan, ayan. Tapos testirin nyo po guys, no. So may tamang reading yan, no. Dalawa po yung nakabaon na ganyang sensor yan guys. So ito yung bago guys, papalitan natin, no, doon sa TE, no. So ayan, titestirin po natin, no. Ayan guys, oh, ito po yung bago, no, 34. Ayan, makikita nyo guys, 34, yan yung luma. Ito yung bago guys, oh, 34. Yan. So, ayan, pinalitan na natin guys. Salpak na muna natin, no. Yun yung bago, no. So, ngayon, sukatin natin yung luma na inalis natin. So, sukatin din natin para makita natin yung value ng luma na inalis natin. Ayan, guys. Ayan. So, sukat po natin. Ayan, guys. So, lumalabas siya ng 13, no. So, ibig sabihin, defective na siya guys, no. So 15, ayan, pabago-bago na yung reading niya. So ang tamang reading talaga ng thermistor sensor guys ay 30 hanggang 40, no, ohms. So yun po ang tamang reading, 30 to 40 ohms ang tamang reading ng isang thermistor sensor, no. So ayan guys, tingnan mo, niran na natin na wala na yung error, no. So yun po guys, kapag na-encounter nyo yan, ayan lang po ang inyong apalitan. Dalawa yan guys yung sensor dyan, no. So meron yan sa likuran, bali dalawa yan sila. Okay guys, thank you.